Isang mapagpalang araw mga ka-curious breeder. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa tamang parisan para makapag-produce ng Lutino Opaline na inakay. Ang Lutino Opaline eyering ay isa sa mga magagandang mutation at very attractive po ang kulay nila. Kung kaya marami ang nais na mag-project nito. Paano ba makapag-produce nito at ano ang tamang parisan? Ang Lutino Split Opa at Green Opaline Hen ba na parisan ay mag-aanak na ng Lutino Opaline? O kaya ang parisan bang Green Opaline Cock at Lutino Hen ay maaari na bang maglabas ng Lutino Opaline? Bago ko po sagutin yan ay alamin muna natin ang mode of inheritance ng Lutino at Opaline. Ang mode of inheritance po ng Lutino ay autosomal recessive. Ibig sabihin, both parents must carry the mutation either visually or as a split para ma-express ito visually sa mga anak. Ang opaline naman po ay sex-linked recessive. Ibig sabihin, kung ikaw ay merong opaline cock o kahit split opa lang, at ipinaris mo ito sa normal hen, ay maglalabas na sila ng opaline hen sa mga anak. At kung gusto mo naman makapagpalabas ng opaline cock, yung opaline cock o kahit split opa mo na breeder ay iparis mo sa opaline hen at maglalabas na sila ng visual opa na cock at hen. At siya nga pala, hindi po nai-split ang opas sa hen. Kaya kung meron pong magbibenta sa inyo na hen at split opa daw, ay huwag po kayong maniwala sapagkat hindi po nai-split ang opa sa hen. Ngayong may idea na kayo sa mode of inheritance ng Lutino at Opaline, sa palagay ko ay alam nyo na kung maglalabas ba ng Lutino Opaline o hindi ang dalawang parisan na nabanggit ko kanina. Ang unang parisan na Lutino Split Opa at Green Opaline Hen ay hindi po maglalabas ng Lutino Opaline. Green Opaline Split Ino at Green Split Ino lamang ang iaanak nila. At para maglabas po ng Lutino Opaline ang parisang ito, kailangan ay split sa ino yung hen na green opaline. So kapag ganito, ang parisan ay maglalabas na po sila ng Lutino opaline na cock at hen. Ang ikalawang parisan na green opa, cock at Lutino hen ay hindi rin po maglalabas ng Lutino opaline. Green split ino, split opa at green opaline split inol lamang ang iaanak nila. Kailangan ay split sa ino yung green opacock upang maglabas ng Lutino opaline. Basta palagi natin tatandaan upang mapagpalabas tayo ng Lutino, kailangan ay parehong split sa ino yung pinagpaparis natin. Sana ay malinaw na sa inyo ngayon kung paano makapagpapalabas ng Lutino opaline. At magbibigay po ako ng ilang parisan na maglalabas ng Lutino Opaline. At paalala lamang po, kung ang project mo lang naman ay makapagpalabas ng Lutino Opaline, ay iwasan po natin na gumamit ng mga materyales na napakaraming karga. Yung tinatawag na 3-in-1 at 4-in-1 na ibon. Dahil lumiliit o bumababa ang probability na makapagpapalabas ng pinaproject natin na Lutino Opaline. Halimbawa po, green split opa, split dilute, split blue, at split ino. Tapos ang kanyang kapares ay Lutino split pale blue, split pale palo. Napakarami pong karga ng parisan na ibon na ito. Oo nga't maglalabas ito ng Lutino Opaline, pero mga ilang clots pa bago
ka makapagpabuga ng pinaproject mong Lutino offline. Hanggang dito na lamang po. Sana ay may natutunan kayo. Please like, share, and subscribe para matuto rin po ang iba. Shoutout nga pala kila Sir Romulo Ebiary at Sir Ryan Che Cecilio Ebiary na nagpahiram ng kanilang magagandang picture na Lutino offline. So, patuloy po tayong maging curious at God bless. Narito po ang ilang halimbawa ng parisan na maglalabas ng Lutino offline. Hindi ko na po dinamihan sapagkat napakarami po ng mga kombinasyon na posibleng maglabas ng Lutino offline. Ang mahalaga ay alam nyo po o meron na po kayong idea kung paano magpalabas ng Lutino offline sa ating pagpa-project. Salamat po.